Mahalaga po ba ang pagbabautismo sa tubig? Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, ano po ba ang kahalagahan nito? Ano po ang katotohanan patungkol po sa pagbabautismo? Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, ang layunin po ng Panginoon sa atin, tayo po ay maligtas. Gaya po na tinanggap natin, ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, layunin po niya yon. At isa po sa layunin niya na tayo po ay mabautismuhan sa tubig. Tayo po ay lumago at sumunod po sa Kanya. Ang sabi po ng Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20, kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagsunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga po layunin ng Panginoon na tayo po ay mabautismuhan. Gusto ng Panginoon po na tayo po ay mabaptize sa water. Ang bautismo po ay nagpapahayag ng iyong pakikiisa kay Kristo sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Ang sabi po ng Roma chapter 6, verse 4, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ang bautismo ay kabuuan ng ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi ng 1 Corinto chapter 15, verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Kaya nga po, ang bautismo ay isang malaking parte po sa buhay ng isang Kristiyano na magaganap, sapagkat ang bautismo po ay kabuuan ng ebanghelyo ni Kristo. Ang katotohanan po sa bautismo, ang bautismo po mga kapatid, hindi po ito yung naging daan para tayo ay maligtas. Baka po akala ng karamihan, ang bautismo po, pag nabautismuhan ka, ikaw po ay ligtas na. Hindi po. Alam po natin na si Jesus po ang kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang bautismo mga kapatid, hindi po siya ang kaligtasan. Kaya po, ang bautismo rin po, hindi po ito ritual na nakakapag-alis ng ating kasalanan mga kapatid. Magiging linaw po sa atin na ang bautismo po, hindi po siya nakakapagpaalis ng ating kasalanan. Ang bautismo rin po mga kapatid ay hindi hakbang para maging kasapi sa isang relihiyon. Akala po ng karamihan, pag ikaw ay nabautismuhan na, ikaw ay lihiti mo ng kasapi ng relihiyon na ito. Hindi po mga kapatid. Ang katotohanan po sa bautismo, hindi po siya nakakapagligtas, hindi po siya ritual nakakapag-alis ng ating kasalanan, at hindi rin magsasabi na ikaw ay isang kasapi na sa isang relihiyon. Kaya nga po mga kapatid, magbibigay linaw sa atin na ang bautismo ay pagsunod sa Panginoong Hesus sa kanyang halimbawa na pagsunod sa kautusan. Kaya nga po mga kapatid, ang bautismo po, hindi po siya nakakapagligtas, hindi po siya ritual na nakakapag-alis ng ating kasalanan, hindi rin po hakbang na ikaw ay kasapi na sa isang relihiyon. Ang bautismo po ay pagsunod sa Panginoong Hesus sa halimbawa na pagsunod niya sa kautusan. Kaya po mga kapatid, yun po ang katotohanan sa bautismo. Kaya po malalaman natin mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin ng salitang bautismo. Sa Biblia po, sa salitang Griego, ang bautismo po ay tinatawag na baptizo. Sa English po, ang ibig sabihin ng baptizo, to emerge. At ang ibig sabihin po sa Tagalog ng to emerge ay ilubog. Kaya nga po mga kapatid, hindi lang basta dampi ng tubig ang inilalagay kapag tayo po ay binabautismuhan. Hindi rin po basta wisik lang, kundi po ilubog, kasi ito po yung biblical. Ang biblical po ng bautismo, ilulubog po mga kapatid yung babautismuhan. At saan nga po ba natin ito isinasagawa? Isinasagawa po natin ito mga kapatid kung saan sagana ang tubig para po mailubog mula sa ulo hanggang sa talampakan yung babautismuhan. At ang babautismuhan po mga kapatid, meron pong wastong gulang. Alam po ang tama at mali. Kung paano niyang tinanggap ang Panginoong Hesus, alam po niya ang tama at mali. Hindi po binabautismuhan ang mga baby yung hindi pa po marunong pumigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Kaya po, biblical, si Jesus po binautismuhan nung meron ng wastong gulang
at alam po ang tama at mali. Kaya nga mga kapatid, ang tama pong pagbabautismo na nakalagay sa Biblia, hindi po baby. Ang baby po dinededicate. Ang wastong gulang po, yun po ang pagbabautismo. Kaya mga kapatid, kung may magtatanong po sa atin na ang baby ba kailangan bautismohan agad? Mga kapatid, biblically po, hindi po binabautismohan agad ang baby. Sila po ay hinahandog. Ang tawag po dito ay dedication. Kung sila po ay nakakaunawa na, saka po sila babautismohan. 7 to 8 years old po, pwede nang bautismohan ang batang nakakaunawa na at alam na ang tama at mali. Kaya kung ang isang bata namulat po sa isang Kristiyanong pamumuhay, siya po ay babautismohan na pag sapat na po ang gulang niya. Pero kung baby pa at ang magulang niya ay mananampalataya, ang baby po ay ihahandog, idededicate po. Kaya nga po ang pagsasagawa sa bautismo, kailangan ang babautismohan po ay meron ng sapat na gulang at alam na po ang tama at mali. At sasagutin din po natin yung tanong mga kapatid na kung kailan pwede magpabautismo na po bilang isang Kristiyano. Alam nyo po mga kapatid, bilang isang kumilala na sa Panginoon at alam na po mga kapatid na tayo po ay nagkaroon na ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesus nung tinanggap po natin siya, pwede na po tayong bautismuhan. Ang sabi po na Acts chapter 2 verse 41 hanggang 42, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Kaya nga po nung si Pedro ay nangaral that time, yung mga apostol po, after po nun mga kapatid, sila po ay nagpabautismo na at sila po ay naglingkod na sa Panginoon. Nagpalakasan po sila. Kailan tayo pwede magpabautismo? Once po lang nalaman na natin mga kapatid, ang katotohanan at tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, pwede na po tayo magpabautismo. Ang sabi rin po mga kapatid na Acts chapter 8, verse 35 hanggang 39, kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito, may dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Felipe sa kanya, maaari ka nang bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kaya nga po doon natin mapapansin mga kapatid, once na tinanggap na ng isang tao na siya ay tagasunod na ni Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, pwede na po siyang bautismuhan sa tubig. E paano po yan mga kapatid? Kung halimbawa po, sobrang busy naman po ng pastor at ng simbahan. Mga kapatid, pwede po nating i-schedule yan. Ini-schedule po yan ng church taon-taon. Kaya po pwede po tayong magpalista at wala na pong magiging dahilan para po hindi po tayo magpabautismo. Dahil alam na po natin kung ano po ang kahalagahan at katotohanan po sa pagbabautismo sa tubig. Kaya magiging masaya po tayo. Isang part po sa buhay ng isang Kristiyano ang pagbabautismo sa tubig. Pagpapakita rin po yan mga kapatid sa maraming tao na ikaw na dating makasalanan pero ngayon tinanggap mo si Jesus at handa ka ng sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pagbabautismo sa tubig, it's a public declaration na ikaw po minamahal mo ang Panginoon. Dati ka pong makasalanan, tinanggap mo si Jesus at ngayon po handa kang sumunod sa Panginoon. Kahit po ang pagbabautismo, hayagan mong sinasabi na ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Mabuhay at mamatay, ikaw po ay tagasunod na at mananampalataya na ng Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, ang pagsasagawa po ng bautismo sa tubig ay pagpapakita na minamahal natin ang Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Kaya po mga kapatid, napakasaya po mga kapatid na ganapin ang kalooban ng Diyos. Alam po ng Panginoon kung ano yung puso natin kapag tayo po ay handa ng magpabautismo sa tubig. Gaya po ng ginawa ng Panginoong Jesus, siya po ay sumunod sa kautusan. Kaya nga naman mga kapatid, habang tayo itagasunod ni Kristo, handa rin tayo magpabautismo. Wala na pong magiging dahilan para hindi po tayo magpabautismo. Dahil alam na po natin ang tama at alam po natin ang katotohanan
patungkol sa bautismo. Kaya mga kapatid, sa tinalakay po natin, magsilbi po itong kaalaman at lalim ng ating pananampalataya. Patungkol po sa bautismo, ito po ay pagpapakita na minamahal natin ng Diyos. Katulad po ni Jesus, siya po ay nagpabautismo at marami na rin pong tanong ang nasagot sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, masaya po ako na sinishare po sa inyo ito. Ang pagbabautismo po ay kalooban ng Panginoon na mangyari po at maganap sa buhay po natin. Maraming salamat po sa lahat na nakatapos ng videong ito. Kaya nga po marami tayo nawang natutunan. Hanggang sa susunod na pag-aaral po natin ulit. God bless po.